Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Everybody knows Jack Ma. Ito hong kanyang pananaw sa Pilipinas. Kung pag-uusapan ng internet, makinig kayo sa Globe, makinig kayo sa PLDT, Smart, makinig kayo. Sinampal lang kayo ng isang Chinese billionaire, harap-harapan sa bansa niyo mismo, yan ang balita. Kayong mga nasa Rappler, Philippine Star, kayong mga nasa Inquirer, ba't wala kayong bayag na derechohin at isulat sa sinasabing mga inyong mga editorial, etong kasalanan nitong mga telcos natin? Ba't kinakailangan ng isang Jack Ma na magsalita para sabihin, para idikdik sa kokote nitong mga nabigyan ng prangkisa, nabigyan ng oportunidad na sila magpapatakbo ng sinasabi nating telcos, telecommunication companies? Sabi niya, eto in English, basahin, but this is the potential. This is the opportunity. I encourage this government, entrepreneurs, everybody to work together to improve the speed and coverage of internet. Kasi siya mismo, nabuisit eh. Nakita niyo yung internet kabagal-bagal eh. Naging paksaho natin yan. Oh, whose bar ako rito eh. Sabi niya, if we're not covering the internet, it's gonna be worse, which is like hundreds of years. How many cities ago, how many cities and countries were not connected to the electricity? It's gonna be worse. Parang itinuturi niya, internet, electricity, pareho na ngayon yan eh. Kabahagi na sa buhay natin yan. It's gonna be worse, so we have to make sure that everybody's connected. You know, sinasabing the global village of a country, a community, distant, we just gonna make it easy, connected. Ano problema rito? Pag hindi pa kayo tinablan kay mga putok sa buhong pendehong mga sakim na mga telco companies, makinig kayo Ayala, makinig kayo Globe, makinig kayo Pangilinan, sige kami nyo, mahiyahiya na kayo eh. Pag hindi, tapyasan yung inyong sinasabing greed, taper your greed, do the best that you can, huwag nyong itatang lahat sa gobyerno. Maraming may gustong gumawa niyan eh. So ngayon, buisit sa internet. Kinakailangan pa ng isang Jack Ma. Sa bagay, total Chinese to. May karapatan siyang sabihin, outsider siya. Pero teka muna. Bakit pag ang nagsalita si President Duterte at hindi nauukol sa negosyo? Bakit kayong Rappler, Inquirer, Philippine Star, TV5, hindi nyo inaatake ito? Alam ko na. Kasi may mga interest kayo. Yung mga bayag ninyo nagkuyusan eh. Nagkakalansingan paakit ng inyong lalamunan. Nakikita na ba kayo ng mga yagbos nagkalansingan sa inyong kalalamunan? Alam niyo bakit? Ito na ang tira sa inyo ni Jack Ma eh. Sos Mariosep. Ano sinabi nitong si Joey Concepcion sa ASEAN Business Advisor Council? Blame Smart and Globe for the slow internet. Take the blame. Rappler, Inquirer, TV5, Philippine Star. Anong sa inyo? Wala kayo nasa isip kundi pera. Pag-iulit! Wala kayo nasa isip kundi pera. Mga putok sa buho kayo, wala kayong iniisip, pag-iulit! Wala kayo nasa isip kundi pera. Bukas wala ka ng boses, Chong. Lalamuna mo, gas na. Ang alam lang ho ng mga dilawang media, tumira sa gobyerno kapag hindi nila gusto kung sino ang nakaupo dahil hindi sigun doon sa kanilang pamantayan na kung sino at ang dapat nakalagay dyan. Kaya alam nyo, ganda ng story rito. I mean, you need to talk about this. You need to attack this. Para matablan yung sinasabing mga telcos. Alam nyo ho kasi, ang internet ho eh, kumbaga, wag na natin pag-usapan dito, parang maniklud na hihilingin natin dito sa mga Globe and Smart. Eh mga pendehong putok sa buho talaga ito eh.
kinakailangan natin ng Jack Ma magsalita.